So ito na naman tayo, no, muli dahil sa pagpaparangal at pagmamahal kay Mama Mary, dahil winawarningan tayo, ang topic uli natin ay tungkol sa kanya. Warning muli na kapag Katoliko ka, huwag kang magtanong sa kalaban ng Katoliko. Hello? Amen po ba? Magtanong ka sa Katolikong may alam. Kasi maliligaw po kayo. Isa sa mga tuligsa, ano ba yung mga tuligsa na naman? Dati, Holy Rosary, wala daw sa Biblia, in-explain ko. Please review nyo. In-explain ko rin, ano yun, bakit reyna ng langit, bakit ina ng Diyos, na-explain po natin. Ayon sa mga theologians at mga kaparian, hindi po galing sa akin yun. Ayon sa kanila, no, yan ang mga paliwanag nasa Biblia po. No? So please, i-share mo to kung saan ka man. Like and share, don't forget. And don't forget to subscribe and click the bell button po para lagi kayo maging updated sa mga video natin. Amen? So umpisa na natin. Ready na po ba kayo? Ayan, pen and paper nyo. I-ready nyo na. Kagaya ng binabanggit ko. No? Muli, ito po si Brother Angel Santos, your Catholic Church defender. Ngayon, dating lay minister. Ngayon po, ayan. Bible preacher na po mismo sa cellphone nyo at wala na tayong excuse. Araw-araw po kayong mag God's Healing Mission. Dahil sa katotohan ang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga Protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce in the hand. Tayo ngayon, ito yung mga tuligsa. Bakit daw? Ano sabi nila? Topic 81, ano sabi ng mga ibang sekta natin? Ako, mga mahal na kapatid, mumalik na po kayo sa Katoliko. No? Ano sabi nila? Bakit daw Ginoong Maria? Bakit daw Aba po Santa Maria'ng hari? Paano daw naging Ginoo si Mama Mary, babae? Paano naging hari, babae? Tingnan mo nga naman ang panunuligsa nila, no? Kasi wala sila, kulang sila sa kaalaman. Ngayon malalaman natin, pa yung mga nagsabi sa'yo, may narinig kayo sa TV ninyo mismo. Na tinutulig sa, bakit Aba Ginoong Maria? Eh, babae siya. Hello? Amen po ba? So ngayon malalaman na natin, bakit kaya Ginoong Maria? Oo nga, no? Kung ngayon yung mindset mo ngayong panahon na to, you will think na may isip mo, oo nga, parang mali yung grammar. Diba? Kasi kung tutusin mo, Holy Mary, Mother of God, okay, Hail Mary, full of grace, babae, tapos pag tinranslate nila, Aba Ginoong Maria, parang layo. Hello? Di po ba? So sa mga ibang sekta ngayon, isa na naman to sa mga tinutuligsa, sa mga paratang nila, mali ang Katoliko, dahil mali-mali, pati grammar daw. Hello? Amen ba? So ngayon mapapatunayan natin, kung sakali man, ayan, may narinig kayo sa mga TV ninyo kung ano man mangangaral na anti-Catholic at sino man magsabi, alam nyo na po ang isasagot nyo. Amen! Ready na po ba kayo? Topic 81, bakit kaya Aba Ginoong Maria at Aba po Santa Maria ang hari? Ngayon, malalaman natin, mapapaliwanag natin sa kanila at sa inyo. Kung i-share mo to sa mga ibang sekta, malalaman natin, bakit ba talaga Aba Ginoong Maria ang dasal? Parang wrong grammar. Amen? Hindi po wrong grammar. Amen? Papaliwanag natin, umpisahan natin. Unang-una, tandaan nyo po, ang Catholic Church po, 1521 pa lang, dumating na sa Pilipinas. Kaya nga may 500 years na tayo eh. Sino nagdala? Mga Kastila. Okay? Kailangan may konting church history kasi yung mga taong, kasi nagbasa ng Biblia, wala sa Biblia daw, mali na.
Naku, patay tayo dyan. Mali po, hindi po ganun mag-interpret ang Bible. Tandaan po natin, ang simbahan ang gumawa ng Biblia. Nung natuturo si Jesus, wala pang Biblia nun. Amen? Nagkaroon na, wala pang ang Biblia nun hanggang almost 300 years, wala pang Biblia. Paano magiging basihan? E paano yung mga walang Biblia nun? E di hindi naligtas. Amen? So ang simbahan po, kaya ang simbahan magtuturo din. Anong ang simbahan yung ginawang laganap ngayon, yung church na tinatag ni Jesus. Nakarating sa Roma, nakarating sa Espanya, ang Espanya po nagdala sa Pilipinas. Amen? Para paan natin si Lord. Sila ngayon, 15th century, imagine mo kung gaano kalayo na po yung agwat na yon. Noon pa man po, may dasal ng ganun. Mayroon na pong Hail Mary, Full of Grace, mayroon na Holy Mary, Mother of God, mayroon na pong English translation. Ganito po yun. Bakit na ba Ginoong Maria? Alam niyo po ba kung kailan na isalin yun? So from English to, ayan ha, umpisa natin, gagawin ko lang summary ito para hindi matagal na explanation. Ayon sa mga theologians at mga kaparian, bakit naging ba Ginoong Maria? Ito nga po, no? Una, ang mga Kastila, napakatagal na nandiyan sa Pilipinas, yung mga Catholic Church, dinala nila yan, mga Kristiyanong Katoliko. Sila ngayon nagdadala po ng Catholic teachings. At ngayon, yung mga translation na yun, nung sinakop po ang Pilipinas, eto, pakinggan niya, 1590, ayon sa mga theologians, 1593 pa. Ganong katagal ang Santo Rosario. At noong pa yan, 12th century, 14th century pa ang Holy Rosary. So expected, ano po expected natin? Gagamit sila ng mga salita, ng mga lumang salita na panitika, ng mga wika noon. Amen! So yung mga wika po noon, ang Kastila po, sila po ang nag-translate. Dahil nasa Pilipinas sila, nag-translate ng Tagalog. Ang Tagalog po, tandaan po natin, ito sabi ng mga theologians, hindi po galing sa akin, hindi mali grammar. Ito po, pakinggan nyo ha. Sabi po nila, noong pa namang 1593, si Maria unang nalathala sa doktrina Kristiyana na nalimbag noong taong 1593 pa. Amen? Actually po, mayroon pa nga silang mga 1884 pa, tinatawag din Ginoong Maria si Mama Mary. Sabi rito, mayroon tinatawag na pasyong mahal na unang nalathala noong 1884 na may panalangin ng taong Kristiyano kay Ginoong Santa Maria. Ginoong Santa Maria, kapatid. Ginagamit yun ang Ginoo para sa babae. Maliwanag po yan, ha? Bakit Ginoo? Ito po paliwanag muli. Bakit naging Ginoo? Tandaan natin, ang ating panitikang pangrelihiyon at nakasanayan na ng mga naghahali-haliling salinlahi sa katagalugan. So, nag-i-evolve pala yung mga salita. Amen? So, may mga salita noon na ngayon hindi na po ginagamit. Kaya hindi ka magtataka kung bakit ngayong panahon na to, may mga grammar, may mga salita na hindi may mga salita ka, maririnig na lumang salita, ay talagang hindi mo ma-appreciate at hindi mo maiintindihan. Kasi nga, ipinanganak ka 19th century. Maliwanag po ba yun? So, ipinanganak ka 19th century, hindi huwag ka mag-expect na yung mga lumang binabasa mong Biblia, lumang mga dasal, ay huwag ka mag-expect na mga ang salita ay puro year 2000 na salita. Dahil nag-i-evolve ang salita. Amen? Palakpakan natin si Lord. Naintindihan niyo po ba yun? Patunay muli, gumamit ba ng mga Ginoong Ginoo sa mga babae? Kahit nga po ang ating pambansang, ito ha, kahit nga po ang pambansang bayani natin si Jose Rizal. Gumamit siya ng mga Ginoo. Basahin po natin ha, sa kanyang kababayan. Tandaan po natin si Jose Rizal ay taga Malolos, Bulacan. So sa Malolos, Bulacan, gumawa siya ng mga sulat tungkol sa mga kadalagahan. Ito po sabi ni
pambansang bayan yung Sherisa. Sabi po, pakinggan niyo po ito ha. Sa kanya po galing to, kaya sabi ko mag-research para mas maraming malaman. Sabi rito, pukawin ninyo ang sigla at sipag, maginoong asal, mahal na pakiramdam at huwag isuko ang pagkadalaga sa isang mahina at kuyuming puso. Ano daw po? Sabi rito, maginoong asal. Ano ba yung ginoo kasi? Noong panahon na yun, sabi nila, ang mga Kastila nagtatranslate ay ginagamit sa pantukoy sa isang lalaki o babaeng may karangalan. Amen? So yung ginoo, ginamit din ni Jose Rizal sa mga sulat niya noon na napakahalaga. Hanggang ngayon po, nasa atin yung mga sulat niya. Ginagamit ang ginoo. Bakit? Ang ginoo po ay lumang salita na pwedeng gamitin sa lalaki at babae. Amen? Patunay uli. Sabi rito, dahil ang tunay na kahulugan ng ginoo, panahon ng Kastila ay marangal, ikinararangal sa lalaki o babae man. Mayroon nga pong dictionary dito. Sabi rito, yung sa Tagalog English Dictionary, sabi ito ng mga theologians, ha, hindi po ako nagpapaliwanag, galing sa mga kaparian natin. Sabi po rito, i-check nyo daw sa Tagalog English Dictionary ni Leo James, ha, yung pong Leo James, ay ang ibig sabihin po ng ginoo, para mas clear sa atin, ha, ang ibig sabihin ng ginoo ay little of respect, honor, kaya pala ginoo, honor. Ano pa? Ang mga ginoo naman ay kasinhulugan ng marangal, mapitagan, magalang, at mapagbigay. Amen? So, yun po pala ang pinakabuod nun. Bakit maginoo? Bakit ginoo? Kasi ang ginoo noong panahon ng Kastila ay ginagamit din sa mga babae. Maliwanag po ba? Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Yan. So, ngayon, punta naman tayo saan? Aba po Santa Maria Birhen, Aba po Santa Maria ang Hari. Ayan na naman, bakit daw naging Hari? Wrong grammar ba? Tingnan uli natin. Pareho din ang paliwanag po noon. Bakit naging Aba po Santa Maria ang Hari? Noong pa man ganyan na po, Hari po ang ginagamit din sa mga babae. Paliwanag po muli. Ano sabi rito? Sabi ng mga theologians, pati nga po yung mga word nila, mahihinuha natin sa kasaysayan ng Pilipinas na tayo ay may dati ng lipunang patriarkal. Ito marahil ang dahilan kung bakit wala tayong katumbas sa Tagalog na salitang reyna. Kaya pala nung unang panahon na yon, wala pa po yung walang katumbas na Tagalog ang reyna. Alam niyo po ba ang reyna? Ano ba ang reyna? Salitang reyna po ha? Paliwanag. Ang reyna ay hindi galing sa katutubong wikang Tagalog, ngunit ito po ay hango sa wikang Kastila, Spanish word po. Kaya ang nangyayari noong panahon na yon, mag-iisip man sila, hindi nila gagamitin ng reyna sa babae dahil ito ay Spanish word. Kahit po ang Santo Niño, bakit wala Santo Niño sa Biblia, wala Santo Niño sa English? Naturalesa po. Ang Santo Niño ay wikang Kastila. Amen ba? Ang Santo Niño, ang ibig sabihin nun, Batang Jesus sa Tagalog. Ito, yung reyna, wala pa pong Tagalog. Amen ba? Nag-gets nyo po? So, ang ibig sabihin nun, yung mismong salitang reyna nun, wala sa Tagalog. Kaya pala ganun. Sabi rito, ang reyna na siyang asawa ng hari o ang babaeng pinuno ng kaharian. Dahil sa kawalan ng katumbas ng salita ng reyna, ay ginamit ng mga Kastila ang salitang hari sa halip na reyna. Ayun pala yun. Ginamit pala yung salitang hari sa halip na reyna dahil walang katumbas. Hindi kagaya ng Santo Niño ngayon. Santo Niño ginagamit din natin pero may katumbas. Ano yung Santo Niño? Batang Jesus sa Tagalog. Ano yung Santo Niño? Spanish word po. Ginagamit natin o hindi? Ginagamit pa rin. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ngayon, eto na. Ang sabi rito, eto po ngayon ang ano nito. No? Alam nyo po ba na even in the Bible, yung mga lumang Bible, may binabanggit sa lumang Bible na pati mga babae po ay nagahari?
Naniniwala po ba kayo? Patunay uli na ginagamit kahit sa lumang Biblia. Ang gamit ko po lumang Biblia. Tingnan natin na. Ikalawang Hari chapter tingnan natin Ikalawang Hari chapter 11 verse 13. Pakinggan niyo po ito ha, sa Ikalawang Hari. Sabi nga, magugulat po kayo. Sabi nga, please, kung may kilala kayong ibang sekta na nanunuligsa muli sa Katoliko, ito po yung mga paliwanag ng bakit Aba Santa Maria'ng Hari. Biblical po ba? Yes. Ano sabi rito? Maliwanag po si Atalia po, ay babae po. Sabi rito, Ikalawang Hari, chapter 11, verse 13, ano sabi rito? Pagkatapos dinala niya ito sa bahay ni Yahweh at doon itinagong 6 taon habang si Atalia, babae po to ha, ang naghahari sa lupain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Narinig nyo, napakaliwanag. Naghahari yung Atalia. Wrong grammar pag ginamit ang hari o hindi? Hindi eh. So dito pa lang sa biblical, mayroon pa nga po, may salin din ha, yung imbis na nagahari, iba naman. Dito sa Ikalawang Kronika, chapter 22, ito maliwanag verse 12. Sabi rito, ito ang interpretation po na lumang Biblia ha. Tingnan nyo po ha. Kaya sabi ko, kailangan mag-search na mag-search at magtanong sa Catholic, mga Catholic defender, mga ka-theologians, para mas maliwanag. Ginamit din po ito. Ito hindi pa nagahari, kakaiba. Ano sabi rito? Sabi rito, si Joas ay itinago niya sa templo kaya hindi namatay. 6 taon siya roon sa buong panahong namamahala si Atalia. This time po, namamahala si Atalia. Ibang version naman tayo. Ibang Biblia. Yung namamahala, ginawa na naman. Ano? Ganon din po yan ha. Ikalawang Kronika, chapter 22, verse 12. Tingnan natin. Ginagamit din ba ang hari para sa babae? Tingnan natin. 2 Kronika, chapter 22, verse 12. Malinaw po. Sabi rito, dito po sa dating Biblia, at in-check nyo po yung dating Biblia, mga Protestante, Biblia nila yan. Ano po sabi rito? At siyang nakakubling kasama nila sa bahay ng Diyos na 6 taon, at si Atalia, babae po ito ha, pakinggan nyo mabuti, ay naghari sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maliwanag po ba yun? Yung babae, translation sa ibang Biblia, naghari sa lupa. Kaya pala may Aba Santa Maria ang hari. So, pwedeng gamitin o hindi? Pwede. Kailangan lang mag-aral pa. Bakit? Ito nga po ha. Kahit sa pasyong mahal noon pa, ginagamit din ang hari. Sabi rito, may panalangin noon sa pasyong mahal. Sabi rito, mahal na birhen na kung saan siya ay tinawag na hari. Ganito po yun. At ikaw, Birheng Maria, inat hari ng awa ka. Tingnan mo yung mga devotion noon, dasal kay Mama Mary, inat hari ng awa ka. Ginagamit pa rin pala yung hari. Hindi lang sa lalaki, kapatid. So kung nasa ibang sekta ka, please, para maliwanagan po kayo. Ito po yung mga paliwanag dito, sinummarize ko lang ayon sa mga kaparian at mga theologian. Sabi ko nga, sino ba dapat ang papaliwanag nito, mga Catholic teachings? Tayo, Katoliko. Hindi silang kalaban ng Katoliko. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Ano pa sinabi rito at panghuli po natin? Sabi rito, palinaw na hindi nagkakamali ang mga Tagalog na mag-aakalang si Maria ay lalaki. Bagamat siya tinawag na hari sapagkat siya ay isang ina na nagahari sa kanyang pamilya. So yung para mas mabilis na o mas madaling maintindihan. Ano po? Ang hari, pansin niyo, reyna hari, bakit naging pareho? O yung hari, bakit naging pareho dun sa lalaki? Pansin niyo, ito po ha, pakinggan niyo. Ang presidente ba? Presidente si Duterte po, di po ba? Lalaki. Pag ang babae po nagpresidente, presidente pa rin ba ang itatawag? Yes.
Halimbawa ng presidente noon si Cory Aquino. President Cory Aquino. Babae yun o hindi? Babae po. So pwede o hindi pwedeng tawagin presidente ang babae? So ganun po yun. Nasa mga tinatawag nating mga wika na pwedeng gamitin, na pwede pang dual. Pwede nga ang senador, Senator Grace po. Pwede Senador Bong Revilla. Lalaki't babae, pwede pong gamitin na senador o hindi? Sa lalaki't babae. Ganun po sa atin, kahit sa ating mga turo ng Catholic teachings po. Ganun po yun, mga kapatid, brothers and sisters. At nasa salin po, nasa wika, minsan lumang wika ang ginagamit, pero walang maling grammar. Patunayan muli, mayroon dito ha, ano sabi, ito pa po ha, maliwanag po ito, napakahalaga po nito sa mga ibang sekta natin, mga kapatid, i-share nyo po ito. Ang akala nila, yung may salitang sasardote, ayan ha, sa mga lumang Biblia, akala nila sila ang sasardote. Hindi po nila naintindihan ano ibig sabihin ng saserdote. Problema na naman po sa grammar, hindi nila naintindihan. Kaya sila, saserdote daw sila. Eto, paliwanag natin ng maganda, ano ba yung saserdote? Una, sa lumang Biblia, si Jesus po, alam mo po, siya pinakamataas na saserdote. Hebreo chapter 4, verse 14 to 16. Tingnan natin po ha, napakaliwanag nito. Ano sabi rito? Pagdating kay Jesus, ito po yung luma. Mapapansin nyo yung pagkakaiba dahil doon sa translation na lumang salita. Ano sabi rito? Magpakatatag kayo, sabi ng mga apostol. Magpakatatag kayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang sasardote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus, ang anak ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito po yung sinasabi natin na saserdote, lumang Biblia. Gumagamit ng saserdote yung mga nag-translate. Bagong Biblia, ano na kaya to yung saserdote? Pareho po, Hebreo chapter 4, verse 14 to 16. Dito po natin titingnan, bagong Biblia ha. Tingnan natin Hebreo chapter 4. Anong sinasabi? Ano ba talaga ibig sabihin ng sasardote? So, hindi nila naintindihan ng ibang sekta. Feeling nila sila yon. Pag tinranslate mo, mayroon pala translation ng sasardote. Ano kayo translation? Tingnan natin dito. Sabi dito, mismo pareho po ah, Hebreo. Pakinggan nyo, napakaganda nito. Magugulat kayo ano ibig sabihin ng sasardote. Lagi natin naririnig, mga ibang sekta. Akala nyo, kayo yon. Pakinggan nyo po ito kung ano ibig sabihin ng sasardote, ha? Sa ibang salin, saserdote, lumang Biblia. Mga bagong Biblia na, bagong salin. Kaya nga magpakatatag kayo. Pareho po ha. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari. Ano sabi? Pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos, siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Narinig nyo, yung saserdote pala, pag tinyek nyo sa internet yan, saserdote is a Spanish word. Pag tinagalog mo siya, pare, sa English priest. So bakit ka patatawag na saserdote kung hindi ka naman pare? Kung ikaw ay nasa ibang sekta, kapatid, sabi nga, i-share mo to sa mga pastor. Doon nagkakaproblema kasi. Nakabasa sila ng mga bagong translation, nakabasa sila ng mga bagong mga dasal ng mga Katoliko, may narinig sila ng mga ibang wika, akala nila mali. Sila ang mali sa pag-interpret ng dasal at ng Biblia. Amen? Maliwanag po ba yun? Pag tinawag ka sasardote, ang mga pare, pwede mo kayong tawagin sasardote. Pareho lang po yun. Bakit? Gumagamit ng mga Spanish word kasi noon pa. Ganun din po. So, i-summarize natin po ha. Bakit naging Ginoong Maria? Kasi noon pa po yung salitang yan, 15th century pa nung dumating ang mga Kastila, ginamit po nila yung mga salitang Tagalog na malalalim. Kaya yung Ginoong
Malinaw po yan ha, Abaginong Maria. During that time pa yan, Ginoong Maria, ibig sabihin Ginoo ay pagpaparangal sa isang tao. Babae man o lalaki, pinaparangalan mo yan. Amen? Malinaw po ba yun? Yun po yung dahilan nun. Kasi mga lumang translation at hindi nababaguhin yan. Kaya katulad po ng Catholic. Ito po, isa pa yan. Ha? Ang hindi naintindihan ng mga ibang sekta. Kung ibang sekta ka man, makinig ka. Ang Catholic, hindi mo talaga makikita sa Biblia yan. English man o Tagalog. Bakit? Ang Catholic, root word niyan, Kataholos Ecclesiastes. Kataholos, Greek word po yan. Hindi mo makikita sa Tagalog. Natural, saan mo makikita ang root word ng Kataholos, ng Catholic? Sa Bibliang Grego. Amen? Ganun po kasi ganun po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya sabi ko, kailangan may theology ka. Bakit? Ang theology po, ang proper theology, doon talagang $44,000 po sa mga ibang sekta ngayon. Walang theology yan, nagbasa lang sila na nagtayo na. Tayong tao po yun, delikado po yun. Kaya hindi nila po naintindihan eh. Amen? Hindi nila naintindihan ng mga Catholic teachings because tayo po yung original. Kaya gumagamit tayo ng mga lumang mga salita na yung mga pastor ngayon na nagbasa, puro bago na yung translation, bago na yung mga salita, tinutulig sa tayo. Akala nila mali. Pero pag ikaw ay pinag-aralan mo to, sinuri mo, way back, century ago, mapapansin mo, tama pala ang Catholic Church teachings natin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Naintindihan niyo po ba yon? Amen po ba? May natutunan? Ayan, so don't forget po, kagaya na sabi natin, para isummarize lang po natin, no? Ang isummary nito, yung Abaginong Maria, tandaan po natin, ay lumang saling yan, lumang mga wika na ginamit ng mga Kastila. Kastila po nag-translate from English to Tagalog. Ginoo, kaya pala ginagamit yan para sa lahat yan, anuman gender yan, lalaki o babae. Ang hari ganyan din, tatawaging hari kahit yung mga reyna noon, dahil ang reyna ay walang Tagalog version. It's a Spanish word during that time. Ngayon lang ginagamit yan. Noon hindi ginagamit ang reyna ng mga Pilipino, ng mga Tagalog. Ginagamit noon hari sa mga namumuno. Kaya pala ginamit din pati kay Mama Mary. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ayan. So tandaan po natin ha, kung Katoliko ka, huwag kang magtanong sa kalaban ng Katoliko. Marami po tayo dyan, yung vlog ko po ito. Kung mayroon po kayong mga iba pang makatanungan sa mga Catholic teachings, ayan, kagaya na sabi ko, no, kung may katanungan kayo, magtanong kayo sa Katolikong may alam. At umiwas na po kayo makinig sa mga ibang sekta, ililigaw lang po kayo niyan. Si Mama Mary, katulad niya ngayon, nangyayari na yung mga yan. Hindi sila tumatawag kay Mama Mary. Sino po ang tumutulong ngayon sa mga panalangin nila? Naku, baka kaya yung mga ibang relihiyon ngayon, hindi sila makatawag, hindi sila siguro pinakikinggan, siguro po ha, hindi siguro sila pinakikinggan ng Diyos, wala silang Mama Mary. So, hindi sila tatawag kay Mama Mary. Amen ba? Pero pala tayo, mapalad tayo. Pag hindi ka dinidinig ng Diyos, may Mama Mary ka na mamamagitan sa ating Diyos na si Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin si Lord.